Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ang Panginoong Yesus ay nahabag at umibig sa amin na mga lumayo sa Diyos at tumakad sa kasalanan. Kinuha niya ang sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin. Ang Panginoon ang namatay at nagdanak ng kanyang mahalagang dugo na siyang naglinis sa aming mga kasalanan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas at nagbigay ng buhay na walang hanggan at malawalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahiluntulot sa amin na magtipon sa harap ng Panginoon upang magpuri sa kanyang malaking biyaya at pag-ibig, mag-aral ng salita, at magkaroon ng fellowship. Umaasa kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin, hawakan po ninyo kami ng inyong mahabagin at makapangyarihang kamay, at bigyan ang bawat isa sa amin ng sapat na biyaya. Nawa ang biyaya ng Diyos, ang salita ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapasa mga iglesia sa buong bansa, sa buong mundo, at sa mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Nawa ang misyon ng pangangaral ng Ibanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin ay magdala ng malaking kagalakan sa amang Diyos. Pakiusap, pagalingin po ninyo ang mga may sakit at bigyan po ninyo sila ng pagkakataon na mabuhay, na naglilingkod at tumutupad sa kaluwalhatian ng Diyos at ng Ibanghelyo. Ang Panginoon na nagbibigay sa amin ang nararapat na salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, turuan po ninyo kami sa banal na salita at kalooban ng Diyos na nais ninyong ihayag sa amin sa oras na ito at sa mga bagay na dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan natin ang ating Biblia, Juan chapter 11. Juan chapter 11, verse 25 at 26. Babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Gaya ng inawit ng choir kanina, ngayon ay Easter Day, ang araw na ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Nalalaman natin ang eksakto kung kailan namatay at muling nabuhay si Jesus. Namatay si Jesus sa araw ng Paskwa. Ito ay 14th na araw ng Enero ayon sa kalendaryo ng Israel. At siya ay muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya ito ay maaring nasa katapusan ng Marso o sa unang linggo ng Abril ayon sa solar calendar. Tagsibol. Kapag ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng buhay, ito ay tagsibol o spring sa English. Ibig sabihin na ang buhay ay umuusbong. Tuwing tagsibol, lahat ng bagay ay nabubuhay. Kung walang halaman, hindi mabubuhay ang mga hayop. Kung walang halaman at hayop, hindi mabubuhay ang tao. Gayunpaman, masasabing ang supply ng lahat ng buhay ay nagsisimula sa mga halaman. Kaya paano tayo mabubuhay kung ang mga halaman na tila patay sa panahon ng taglamig ay hindi uusbong o tutubo o mumumunga sa tagsibol?
sa panahon ng tagsibol, kung kailan lahat ng buhay ay umuusbong, winasak din ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. At siya ay muling nabuhay, kaya ito ay makabuluhan. Kaya ngayong araw, sa pamagat na ang muling pagkabuhay ni Kristo at natin, pag-iisipan natin ang kaugnayan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng mga salita na ipinahayag sa Biblia. Noong si Jesus ay nasa sandibutan, maraming beses niyang binuhay ang mga patay. Sa Lucas chapter 8, 49-55, muling binuhay ni Jesus ang anak na babae ni Jairo, isang pinuno ng sinagoga. Siya'y namatay, ngunit muli siyang binuhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa Lucas chapter 7 verse 12, ang nag-iisang anak ng isang balo sa nain ay namatay at dadalhin na sa libingan. Marahil nakalagay na sa kabaong ang bangkay nito. Subalit hindi natin eksaktong nalalaman ang aktual na pangyayari dahil iba ang paraan ng paglilibing noon kumpara sa atin ngayon. Habang sila ay patungo sa libingan, ang kanyang ina ay sumusunod na umiiyak. Ngunit habang dumaraan si Jesus, nakita niya ang tanawing ito at siya ay tumigil. Kaya sa Lucas 7:14, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaya ang patay na binata ay bumangon. At ngayon, sa chapter 11 ng Ebanghelyo ayon kay Juan na binasa natin, tulad ng alam ninyo, nakalagay dito ang muling pagkabuhay ni Lazaro. Tinawag ni Jesus na kaibigan si Lazaro. May isang pamilya ng tatlong magkakapatid na nakatira sa Betania, sina Lazaro, Martha at Maria. Sa tuwing dumaraan at humihinto si Jesus sa kanilang bahay, magiliw nilang tinatanggap siya. At dahil dito, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa maraming tao sa kanilang paligid. Ngunit si Lazaro ay biglang nagkasakit at namatay. Siya ay nagkasakit at namatay. Nung panahong iyon, si Jesus ay nasa malayo. At kahit na narinig niya ang balita, sinadya niyang hindi pumunta. At pinahintulutan siyang mamatay. At pagkatapos ng 4 na araw mula nang siya ay namatay, pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro. Sinabi ng kanyang mga nakababatang kapatid na babae, "Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid." Umiyak sila at sinabi ito ng may hinanakit. At maraming tao sa paligid niya ang nalungkot kasama nila. Sinabi ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Kaya sinabi ni Martha, "Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Kaya't pumunta si Jesus sa libingan ni Lazaro at sinabi, "Alisin ninyo ang bato." Ang libingan ng mga Hudyo ay nasa mga yungib at ang mga pintuan ng mga yungib ay hinaharangan ng mga bato. At kadalasan sa isang malaking yungib ay isa-isang inilalagay doon ang mga bangkay ng kanilang mga ninuno na puwapanaw. Ngunit tumayo si Jesus sa harap ng libingan kung saan nakalibing si Lazaro at kanyang sinabi, "Alisin ninyo ang bato." Ngunit sinabi ni Martha, "Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Nangangamoy na siya dahil bulok na ito, kaya huwag na nating buksan." Ito ang kanyang sinabi. Subalit, sinabi ni Jesus, "Buksan ninyo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya sinabi ni Jesus, "Buksan ang pinto ng libingan." Kaya binuksan nila ito. Maaring nangangamoy na ito, gaya ng sinabi ni Martha.
Ngunit biglang lumingon si Jesus, "Lazaro, lumabas ka." Gaya ng pagising ng isang natutulog na tao, sinabi ng mga tao na nakapalibot sa kanya, "Nababaliw na ang taong ito. Apat na araw nang pataya si Lazaro." Nang magsalita si Jesus, ang patay na katawan ni Lazaro sa loob, nakabalot ng telang panlibing, nasa kabaong. Subalit biglang lumabas ang patay na si Lazaro na nakabalot sa telang panlibing. Lumabas siya mula doon sa libingan. Gaya nito. Marahil ay labis na nagulat ang mga tao. Siya ay inyong kalagan at hayaan ninyong makalis. Kaya't lumapit ang mga tao sa kanya at kinalagan ito. Siya ay muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Lazaro na apat na araw ng patay, ito ay isa sa napakalaking himala na kanyang ginawa mula doon sa pagbuhay sa mga patay. Kaya nagkatipon ang mga tao upang makita nila si Lazaro na namatay at muling nabuhay. At sa pamamagitan nito, ang kapangyarihan ni Jesus ay naibalita sa mas maraming tao. Wala nang pag-asa na mabubuhay pang muli si Lazaro pagkatapos ng apat na araw. Sa Korea, ang libing ay karaniwang ginagawa sa loob ng tatlong araw kapag may namatay. Maaring oras din yon para magtipon ang mga miyembro ng pamilya na nasa malayo. Subalit may mga kaso talaga na pwedeng mabuhay muli sa loob ng tatlong araw. Kaya parang naghihintay sila kung sakaling mabuhay muli ang patay sa loob ng ganitong mga araw. May nakilala akong matandang babae sa Mokpo na namumuhay mag-isa. Meron siyang isang anak na babae na nag-asawa at tumira sa ibang lugar. Iniwan siyang mag-isa upang magpatakbo ng isang maliit na tindahan sa Nayon. Ngunit bigla siyang namatay. Kaya sa kapitbahay ginanap ang kanyang libing. Nang sumunod na araw, plano na sana nilang ilibing siya. Ngunit may kakaibang ingay na nanggagaling sa loob ng kwarto. Wala namang tao doon. Natakot ang mga tao. Anong tunog yun? Wala namang tao sa loob ng kwarto. Kaya yung anak na babae, na nanggaling pa sa malayo, siya ang unang pumasok sa kwarto. At nalaman niya na nabuhay muli ang kanyang ina. Nabuhay muli ito. Kaya nagulat ang lahat ng tao. Nagulat yung mga kapitbahay. Ang matandang babae na ito mismo ang nagkwento sa akin. Nang banggitin ko na ang isang patay na tao ay nabuhay muli sa Biblia, may isang matandang babae na nasa malapit ang nagsabi, "Ako ay isang taong namatay at nabuhay muli." Kaya sinabi ko sa kanya, "Magpaliwanag ka." Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Minsan may mga taong ganyan. Pero dahil apat na araw nang patay si Lazaro at naagnas na hanggang sa puntong naglalabas na ng mabahong amoy, wala nang pag-asa na mabuhay pa siya. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." At tinawag niya ang pangalan ni Lazaro na inutusan siyang lumabas. "Lazaro, lumabas ka." Kaya lumabas si Lazaro. Kung ang sinabi lang ni Jesus ay lumabas ka, marahil lahat ng bangkay sa loob ay nagsilabasa na. Sa pamamagitan ng himalang ito, inihayag ni Jesus na siya ang pagkabuhay na muli. Siya ang buhay. Ipinapakita nito kung sino talaga siya. Siya ang muling pagkabuhay, nagbibigay ng buhay sa mga patay. Ibig sabihin ay buhay na walang hanggan. Ito ang buhay. Kung isasalang-alang natin si Lazaro na apat na araw ng patay, nabubulok na ang katawan, naglalabas ng mabahong amoy, sumisimbolo ito sa ating mga kaluluwang patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. At ang utos na buksan ang libingan ay nangangahulugan na si Jesus ay dumating upang buhayin ang mga patay. Sa John chapter 5 verse 21, "Kung paanong binabago ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais na." Bakit ba't naparito si Jesus sa mundo?
siya'y naparito para buhayin ang mga patay. Sa unang Timoteo, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Si Kristo Jesus pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ang salitang mga makasalanan ay tumutukoy sa mga patay sa mga pagsuway at pagsalangsang. Patay ang kanilang kaluluwa. Bawat tao na ay ipinanganak bilang makasalanan. Ang kanilang kaluluwa ay espiritual na patay. Kung paanong walang pag-asa para kay Lazaro na 4 na araw ng patay, hindi na muling mabubuhay ang ating mga patay na kaluluwa sa loob natin. Ngunit ang Panginoon ay may kapangyarihang buhayin ang patay. Sa unang Juan 4:9, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Si Jesus ay isinugo upang iligtas tayo. Siya'y naparito upang buhayin muli ang mga kaluluwang patay sa mga pagsalangsang at kasalanan. Kaya nga sa John 5:25, dumarating ang oras at ngayon na nga, maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Ang patay dito ay tumutukoy sa mga espiritual na patay. Bawat taong hindi ligtas, patay ang espiritu. Ngunit ang Panginoon, pumarito upang buhayin ang mga patay sa pamamagitan ng kanyang salita. Maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Binuhay muli ang mga patay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag ang mga kaluluwang patay sa mga pagsalangsang at kasalanan ay nakarinig, nakaunawa at nanampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, sila'y mabubuhay. Kaya nga, ang pagkabuhay na muli ni Lazaro na 4 na araw ng patay ay pagpapakita ng kakayahan ng Panginoon na buhayin tayo ng mga patay sa mga pagsalangsang at kasalanan. Na sa pamamagitan ng kapangyarihan at salita ay binubuhay niya ang ating patay na espiritu. Higit pa rito, si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Paano natin mabubuhay ang patay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya ang kabayaran ng kasalanan ay dapat mabayaran. Ang kamatayan ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kamatayan, kundi pati na rin sa ikalawang kamatayan, walang hanggang kamatayan sa impyerno. Si Jesus ay dumating upang buhayin ang ating patay na kaluluwa. Sa makatawid, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Paano tayo maliligtas? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, binayaran ng Diyos ang parusa sa halip na tayo. Kaya't si Jesus ay dumating sa isang katawan ng tao na gaya ng sa atin. Si Jesus ay tao din, ngunit siya'y walang kasalanan. Kaya naman sa Isaiah 7:14, ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tanda, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Kung si Jesus ay darating bilang ina po ni Adan, siya ay makasalanan din. Upang si Jesus ay maipanganak na walang kasalanan, ang pagbubuntis ng isang berhen sa loob ng 9 na buwan ay kinakailangan. Kayang gawin ito ng Diyos. Sinabi ng anghel kay Maria, sapagkat walang salita mula sa Diyos ang hindi mabibigo. Sabi ni Maria, paano ito mangyayari? Ako'y isang berhen. Ang Diyos, walang imposible. Kaya hindi ba kayang gawin ng Diyos na makapagdalang tao ang isang berhen? Kung gugustuhin ng Diyos, maaaring magdalang tao ang isang berhen kahit nasa katawan pa ng lalaki. Maaari siyang lumikha ng isang sinapupunan sa katawan ng isang lalaki at gumawa ng bata. Ngunit mas natural na gawin ito sa katawan ng isang berhen, di ba? Nabalitaan ko nga na may mga kaso na nangingitlog ang tandang na parang inahing manok. Hindi ba kakaiba? Hindi ako sigurado sa mga detalye. Gayunpaman, si Jesus ay kailangang dumating bilang isang tao, ngunit walang kasalanan. Kaya siya ay dumating sa pamamagitan ng katawan ng isang berhen, at siya ay walang kasalanan. Hindi siya inapo ni Adan. Tanging isang taong walang kasalanan ang maaaring mamatay para sa mga makasalanan. Dahil ang lahat ng makasalanan, lumubag tayo sa kautosan ng Diyos. Si Jesus ay dumating bilang isang matuwid na tao. Kailan may hindi nagkasala, ganap siyang sumunod sa kautosan ng Diyos ng perpekto. Kaya naman si Jesus ay isang perpekto at matuwid na tao.
Tanging isang matuwid na tao ang pwedeng mamatay sa ngalan ng mga makasalanan. Kaya nga sa 1 Pedro 3:18, si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Kaya kailangan ni Jesus na mamatay para iligtas tayo. Kaya naman sa Matthew 16:21, pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na siya ay pupunta sa Jerusalem, magtitiis ng maraming bagay, papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngayon ay nalalapit na ang huling Paskwa. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga skriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Yun ang una niyang sinabi sa kanila. At sa Mateo 20:19, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng mga alagad ang mga salitang iyon. Ito ay walang kabuluhan sa kanila. Bakit? Dahil si Jesus ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay, maglinis ng mga ketongin, magbukas ng paningin ng mga bulag, magpakalma ng mga bagyo, at kilala bilang may kapangyarihan ng Diyos. Kaya bakit kailangang dakpin si Jesus ng mga lider ng relihiyosong Hudyo, magdusa at mamatay sa krus? Inaasahan ng mga Hudyo ang Mesiyas, ang Kristo, na darating at sasakupin ang Roma, palalayain at itatatag ang isang malayang kaharian para sa Israel. Inaasahan din ito ng mga alagad. Kaya naman, sa loob ng 3 at kalahating taon, sumunod sila kay Jesus at nakasaksi ng maraming himala. Naisip nila, kung ang taong ito ay may ganitong kapangyarihan, hindi magkakaroon ng problema na sakupin ang Roma. Kapag ang Panginoon ay naging hari, tayo ay magkakaroon ng mataas na posisyon. Yun ang kanilang inaasahan. Sa panahon ngayon, inaabangan ng mga politiko ang pagkakaroon ng magandang posisyon sa ilalim ng kanilang pinaglilingkuran, maging presidente man o miyembro ng National Assembly. Ganoon din ang mga alagad gaya ng mga Hudyo. Inaasam na makasama si Jesus sa sandaling siya ay maging hari. Yun ang inaasahan nila kay Kristo. Gayunman, bago dumating si Jesus bilang hari ng mga hari, kailangan muna niyang iligtas ang mga makasalanan. Yun ang kanyang unang layunin. Ang kaluluwang nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay namatay nang magkasala si Adan. At ang lahat ng tao ay makasalanan mula nang sila'y isilang dahil kay Adan. Ang kanilang kaluluwa ay patay. Ang unang layunin ay iligtas ang kaluluwang patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya dapat bayaran ni Jesus ang mga kasalanan. Kaya paunang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Ngunit, hindi makapaniwala ang mga alagad dito. Narinig nila na si Jesus ay nagsabi ng mga kakaibang bagay, minsan, kahit na hindi siya magiging hari. Ngunit si Jesus ay namatay doon sa krus. Tulad ng ating nalalaman, siya na walang kasalanan ay namatay para sa lahat. Namatay siya para sa lahat. Binayaran niya ang hinihinging kabayaran na kamatayan para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya ang lahat ay namatay. Dahil ang isang tao, si Adan, ay nagkasala, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. At ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. Kaya, isang tao ang dapat mamatay alang-alang sa lahat. Kaya sa Roma 5:12, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kung paanong ang lahat ay namatay sa pamamagitan ng isang taong si Adan, gayon din si Jesus, ang isang taong walang kasalanan, ay kailangang mamatay at kunin ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya si Jesus, isang inosenteng tao, ay hinatulan ng kamatayan na parang siya ang pinakamiserableng makasalanan. Namatay doon sa krus. Ang pinakakakilabot na parusang kamatayan na nilikha ng Roma ng panahong iyon.
Gayunpaman, gaya ng sinabi ni Jesus, sa ikatlong araw, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at siya ay muling nabuhay. Sa Matthew 28 verse 1 to 10, nang mamatay si Jesus, may isang lalaking nagangalang Jose ng Arimatea, isang taong mayaman. Ang libingan na kanyang paglilibingan pag siya'y namatay ay nag-iisang libingan doon. Pauna na niyang inihanda ang libingan. Bukod dito, dinala niya si Jesus doon at naglagay siya ng isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Gayunpaman, dahil sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw, nakalimutan ng kanyang mga alagad ang kanyang sinabi. Ngunit naalala ito ng mga relihiyosong Hudyo. Kung ang taong ito, si Jesus, ay nasa libingan na at sinabi niyang siya ay muling babangon pagkaraan ng tatlong araw, baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya ay nakawin at sabihin sa mga tao siya ay bumangon mula sa mga patay at magiging masahol pa ang huling pandaraya kaysa una, sabi nila. Pagkatapos, pumunta sila kay Pilato at hiniling sa kanya na magpadala ng hukbo upang bantayan ang libingan sa loob ng tatlong araw. Kaya sige, may mga sundalong isinugo upang bantayan ang libingan. Kaya ang selyo ng gobernador ay iniligay sa batong pintuan ng libingan. Alam mo, kung tatatakan mo ng tatak na may pangalan ng gobernador, walang sino man ang pwedeng humawak dito. At sa harap ng pintuan ng libingan, ang mga sundalong Romano ay nakatayo, nagbabantay sa loob ng tatlong araw. Ngunit sa ikatlong araw, nang madaling araw, biglang bumaba ang mga anghel mula sa langit at binuhat ang bato mula sa pintuan ng libingan. At siya ay naupo sa batong libingan. At ang lahat ng mga kawal na Romano na nakakita sa kanya ay hinimatay dahil sa gulat. Nawalan sila ng malay. Maya-maya, nagising ang silang lahat at nagsitakbuhan. Tumakas sila at sinabi sa mga pari ang tungkol dito. Ang mga lalaking may mapuputing damit, manining na damit, ay lumitaw mula sa langit. Binuksan ang libingan, umupo sa harap nito, sa ibabaw ng buto. Akala namin mamamatay na kami. Kaya naman, halos hindi kami nakaligtas. Kaya binigyan na lang ng pera ng mga pari ang mga sundalo. Naglagay sila ng pera sa kanilang bulsa. Inilagay nila ito at sinabi, sabihin ninyo ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabing iyon at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Ikinalat ang balita. Nang mabalitaan ito ng gobernador, kung mabalitaan man, hihikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. Gagawin namin ang lahat upang makatiyak na walang problema. Gawin lang ninyo ang sinabi namin. At ang kasinungalingang iyon ay kumakalat hanggang ngayon. Kaya ang mga Hudyo, alam ninyo ang mga Hudyo, ang Judismo, naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala din sila sa lumang tipan. Ngunit hindi sila naniniwala kay Jesus. Sinasabi nila na si Jesus na namatay sa krus ay hindi ang Kristo. Kaya't sinasabi ng mga Hudyo na ang mga naniniwala kay Jesus ay naniniwala daw sa kasinungalingan na ninakaw lang daw ng mga alagad ang katawan ni Jesus. Kaya itinuturing ng mga Hudyo ang bagong tipan bilang isang ereheng aklat at tinatrato ang mga mananampalataya kay Jesus bilang mga erehe. Kaya't pinugutan ng ulo ng mga Hudyo si Santiago, isang alagad ni Jesus. Ikinulong si Pedro upang patayin siya. Binato nila ang diakono na si Esteban hanggang mamatay. Ilusig at pinatay pa nila ang maraming apostol at kristyano. Kahit ngayon, sinusubukan ng mga Hudyo na patayin at usigin ang mga Hudyo na naniniwala kay Jesus sa loob ng bansang Israel. Hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. Naghihintay pa rin sila sa pagdating ni Kristo bilang hari. Posible kaya ito? Kaya sinasabi nila na si Jesus na namatay sa krus ay hindi ang Kristo. Ngunit si Jesus ay muling nabuhay. At ang mga babaeng sumunod kay Jesus nung siya ay nabubuhay, at ang kanyang mga alagad ay nakita siyang namatay sa krus
at inilagay siya sa libingan. At pagkaraan ng 3 araw, sa bukang diwayway ng unang araw ng linggo, ang mga babae ay nagdala ng pabango upang pahiran ang katawan ni Jesus. At sila'y nag-uusap-usap. Sino ang magpapagulong ng bato sa pintuan ng libingan para sa atin? Malaki yung bato. Sino ang magpapagulong nito? Sila ay nagpunta pa rin at nagtungo na walang pag-aalinlangan. Pagpunta nila doon, bukas ang libingan. Lahat ng kawal ay tumakas. Akala nila na kakaiba ito. Kaya nang tingnan nila ito, bilang nagpakita ang isang anghel at nagtanong, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Halikayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Ang telang lino na nakabalot sa katawan ni Jesus ay nakatupi." Biglang nagpakita si Jesus. Hinawakan ng mga babae ang mga paa ni Jesus at yumukod sa harap niya. Kapayapaan ang sumainyo. Sinabi ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako." Kaya ang unang mga taong nakatagpo ng muling nabuhay na si Jesus ay ang mga babaeng sumunod sa kanya. At ngayon, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya ng ilang beses. At sa Lucas 24:13, ang 2 alagad ay nagtungo sa kanilang sariling bayan. Sinabi nila, "Ngayong pumanaw na si Jesus, wala nang dahilan para sumunod kay Jesus. Kaya umuwi na tayo." Kaya pabalik sila sa kanilang bayan. 2 lalaki ang pababa sa Emmaus. Ngunit nagpakita sa kanila si Jesus. Sa tingin ko, nagpakita si Jesus sa ibang anyo. Nabulag ang mga lalaki, ang mga alagad at hindi nila alam na si Jesus yun. Kaya tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong pagdalakad?" At sila'y tumigil na nalulungkot. "Ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyayari sa mga araw na ito?" "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos. Subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel." Sinabi nila na ang taong tutubos ng Israel ay gagawing malaya ang Israel. Palalayain ito mula sa Roma, ito ang kanilang inaasahan. At kung paano nga siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya ay ipinako sa krus. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng pinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito? At pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Bakit hindi kayo makapaniwala?" Habang sila'y nag-uusap, nakarating sila malapit sa Emmaus. Sinadya ni Jesus na maglakad pa. Ngunit sabi nila, "Tumuloy ka sa amin." Kahit na hindi nila nakilala si Jesus, sabi nila, "Tumuloy ka sa amin." Kaya nang pumasok si Jesus, kanyang dinampot ang tinapay at ibinigay sa kanila. At habang sila'y kumakain, nabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. At siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Kaya sa oras ding yun, ay tumayo sila at bumalik sa Jerusalem. Talagang bumangon ang Panginoon at nagpakita kay Simon. Sinabi rin ng mga babae na nakita nila ang Panginoon nang pumunta sila sa libingan. Narinig ni Pedro at ni Juan ang mga salitang ito at sila ay kapwa tumakbo sa libingan. Nakita nila na ang katawan ni Jesus ay nawawala. Ngunit hindi pa rin sila makapaniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Sa kabila ng pagkarinig ng mga ulat mula sa maraming tao na nagsasabing nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon,
ang mga alagad nag-aalinlangan pa rin. Nagtataka na nagsasabi, nabuhay ba talaga si Jesus gaya ng sinabi niya? Napuno pa rin sila ng pagdududa. Gayunpaman, sa John 20:19, muling nagtipon ang mga alagad ni Jesus. Sila ay natakot sa mga Hudyo, kaya isinara nila ang mga pinto at nasa loob sila ng bahay. Natatakot sila na baka sila'y hulihin at ikulong. At biglang nagpakita si Jesus sa kanila sa loob ng kwarto. Ang muling nabuhay na si Jesus ay hindi na kailangan pang magbukas ng pinto at pumasok. Nagtataglay siya ng espiritual na katawan na hindi napipigilan ng oras at spasyo. Bigla siyang nagpakita sa kalagitnaan ng silid na hindi binubuksan ng pinto. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sa Lucas 24, natakot ang mga alagad sa unang pagkakataon. Sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Ano ba ito? Ito ba isang multo? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kaya ipinakita ni Jesus sa kanila ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay at sugat sa kanyang tagiliran. Sinabi, ako ay buhay kahit na ako ay namatay. Kung paanong sinuwa ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Si Jesus ay sinugo sa mundo upang pasanin ang mga kasalanan ng sanlibutan at mamatay bilang pantubos upang malutas ang problema sa kasalanan. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 53 verse 6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya upang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan, ang Panginoon na namatay sa krus ay muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw upang ang mga ito ay maniwala sa katotohanan, yung mga tao. Isinugo ni Jesus si Jesus sa mundo upang tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At ngayon, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin naman kayo. Una niyang isinusugo ang mga mananampalataya upang ipangaral ang katotohanan. Isinusugo sila upang ipangaral ang Ebanghelyo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at kaduluduluhang bahagi ng mundo. Upang ipangaral ang Ebanghelyo, binigyan sila ng Espiritu Santo. At hindi lamang ang mga alagad ang binigyan ng Espiritu Santo, kundi pati ang lahat ng mga banal upang ipangaral nila ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kung patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, yun ay patatawad sa kanila. Ibig sabihin, kung ipahayag ang mensahe na tinubos ni Jesus ang kanilang kasalanan sa krus, sila ay maliligtas. O kung hindi ipahayag sa mga tao, kapag binaliwala nila at kapag binaliwala nila ang kanilang tungkulin, kung gayon ang mga tao ay mapapahamak. Kaya ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Gaya ng sinabi niya sa John 3:18, isinugo sa atin si Jesus upang ipahayag ang kanyang nagawa. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung paanong isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Ang muling pagkabuhay na si Jesus ay nagpakita sa loob ng 40 araw. Oo. Tingnan natin. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 8. Unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 8. Babasahin ko po. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap,
na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang ibig sabihin ng talatang una sa lahat, ang akin ding tinanggap ay ebanghelyo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, ito ang ebanghelyo. Ano ang nilalaman ng ebanghelyo? Ayon sa mga kasulatan, nangangahulugang ang lumang tipan. Ito ang pangako na nasa lumang tipan. Sa Levitico chapter 23 verse 10, makikita natin na mayroong pista na sinusunod ang mga Israelita. At ang unang pista ay ang Paskwa. Ang Paskwa ay gumugunita sa kaligtasan ng mga Israelita mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kamatayan ng kordero ng Paskwa. Kaya nang sinabi ni Jesus na siya'y mamamatay bilang kordero ng Paskwa, ito ang tumutukoy dito. Pagkatapos, gaya ng nakasulat, si Jesus ay muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Ipinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng pista ng mga unang bunga. Siya ang naging unang bunga ng pagkabuhay na muli. At pagkatapos ng pista ng mga unang bunga, pagkaraan ng 40 araw, sa 50 araw, sa pista ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo. Kaya pagkatapos na muling nabuhay si Jesus, nanatili siya sa loob ng 40 araw. At 10 araw pagkatapos umakyat sa langit, sa Pentecostes, ang Espiritu Santo ay bumaba, tugma sa mga nakasulat. Kaya 1,500 years bago dumating si Jesus, sa Leviticus chapter 23, nakapropesiya na si Jesus ay mamamatay at muling mabubuhay, hindi lamang sa Levitico kundi sa buong lumang tipan. Mayroong napakaraming propesiya. Ayon sa mga kasulatan, si Kristo bilang pangako sa lumang tipan, mamamatay para sa ating mga kasalanan. Dahil siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, kinumpleto ang gawain ng pagtubos sa ating mga kasalanan at inilibing at muling binuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya siya ay namatay ayon sa mga kasulatan. Inilibing at muling nabuhay ayon sa mga kasulatan. Ito ang ebanghelyo. Ang nilalaman ng ebanghelyo ay si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, naging kabayaran para sa ating mga kasalanan, at pinutol ang kapangyarihan ng kamatayan at muling nabuhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na ito, ipinakita ni Jesus na siya ang Kristo, ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos. Sa unang Korinto 15:5, at siya'y nagpakita kay Cephas. Si Cephas ay si Pedro. Nagpakita siya kay Pedro na nagkanulo sa kanya ng 3 beses. At pagkatapos ay sa 12, maliban kay Judas Iscariote, at pagkatapos ay kasama si Matias, sa kabuuan ay 12 mga alagad. Pagkatapos ng 12, maaari bang makita ng higit sa 500 tao ang parehong bagay sa parehong oras? Kung guni-guni lamang iyon, makikita kaya siya ng 500 tao ng sabay-sabay? Hindi lang sa isang araw o dalawa, kundi sa loob ng 40 araw. Hindi rin lang isa o dalawa, kundi mahigit 500 tao. Sino itong mahigit 500 magkakapatid? Nang ipangaral ni Jesus sa lupain ng Israel ang ebanghelyo, maraming tao ang sumunod sa kanya at naniwala sa kanyang mga salita. Ang mga taong iyon ay tinutukoy dito bilang higit sa 500 mga kapatid. Nakita nila siya ng sabay-sabay. At sa chapter 15 verse 6, bagaman ang mga iba'y namatay na. So verse 7, pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At verse 8, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak nang wala sa panahon, ay nagpakita din siya sa akin. Ang Pablong ito ay isang taong hindi pa nakakakita kay Jesus. Siya ay isang lalaking Hudyo mula sa lalawigan sa teritoryo ng Roma. Kaya naman, mayroon siyang Roman citizenship.
Ngunit naririnig nila ang mga tao na tinatawag ang isang binata na nagangalang Jesus, na anak ng karpentero na ipinako sa krus, na Mesiyas at Kristo. Gayunpaman, ang Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo ay gaya ng nakasulat sa Awit chapter 2. Hari ng Sayon. Babaliin ng pamalong bakal, dudurugin mo sila gaya ng banga. Kapag ang Diyos ay nagtatag ng isang hari, dudurugin niya ang mundong ito tulad ng pagduduro ng banga sa pamamagitan ng pamalong bakal. At ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Naghihintay sila sa Mesiyas, ang maluwalhating Mesiyas, na darating bilang hari na iprinopisiya ni David 1,000 taon bago dumating si Jesus. Gayunpaman, may mga taong nagsasabi na ang binata na nagangalang Jesus, na anak ng karpentero na namatay sa krus, ay ang Mesiyas. Kaya't inisip nila na ang lahat ng lumalapastangan sa Mesiyas ay dapat patayin. At sila'y nagsimulang kumilos upang gawin ito. Kaya si Saul ang nag-udyok sa mga tao na batuhin nila si Esteban hanggang mamatay. Pinangalanan niya ang kanyang sarili na Saul. Ayon sa pangalang Saul, ang unang hari ng tribo ni Benjamin. Kaya nagpasa siyang ganap na lipunin ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya tinanggap niya ang awtoridad ng mga pari ng Jerusalem at nagtungo sa Damasco dahil alam niya na maraming mananampalataya kay Jesus doon. Tumanggap siya ng awtoridad at lumapit sa Damasco para hulihin sila. Biglang sumikat ang liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Kaya malamang sumakay siya sa kabayo. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tunog mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Kung sisikad siya sa mga matutulis, siya ay tiyak na masasaktan. Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya ay sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Ang mga sumama sa kanya ay nakakita ng liwanag, ngunit hindi nila siya narinig na nagsalita. Ngunit itong si Saulo ay biglang nabulag, kaya siya ay ginabayan ng mga tao sa Damasco. Ngunit hindi siya makakain ng anuman sa loob ng 3 araw. Naisip niya, ang Jesus na pinag-uusig ko ay ang tunay na Kristo. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? At ipinadala ng Diyos sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Ananias. Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan papupagpunta rito upang muli mong matanggap ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Habang siya'y nananalangin para sa kanya, agad nalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga bagay na parang makaliskis at nakakita siyang muli. At ang Saulo na ito ay naniwala kay Jesus at pagkatapos ay nabautismuhan. Ang kanyang mga kasalanan ay napatawad at siya'y naligtas kaagad. At nagsimula siyang mangaral sa mga Hudyo tungkol kay Jesus na kanyang pinag-uusig. Kaya't binantayan ng mga Hudyo ang lahat ng pintuan ng Damasco at sinubukan nilang patayin si Saulo. Kaya't siya ay tumakas mula sa lungsod sa pamamagitan ng isang tiklis. Matapos makilala ni Saulo ang muling nabuhay na si Jesus, ang manguusig ni Jesus ay biglang naging isang apostol na nangangaral kay Jesucristo. Hinirang siya ng Diyos bilang apostol sa mga Hintil. Isinulat niya ang 14 na aklat ng Bagong Tipan. Pinalitan niya ang pangalan niya ng Pablo. Ang ibig sabihin ng salitang Saul ay malaki, at ang salitang Pablo ay nangangahulugang maliit. Siya ay naging isang ganap na bagong tao. Matapang siyang nagpatotoo tungkol kay Kristo. Sa binasa lang natin, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Ibig sabihin, ay nagpakita ang Panginoon kahit sa kanya na may kahinaan. Ang mga makasalanan, ako ang pangunahin sa mga ito. Ako ang pinakahamak sa mga apostol.
hindi karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inusigo ang iglesia. Lagi niyang sinasabi na siya ang pangunahin sa mga makasalanan, na siya ang pinakahamak sa mga makasalanan, na hindi siya karapat-dapat tawaging apostol, ngunit hinirang siya ng Diyos bilang isang dakilang apostol. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Gayunpaman, nang mabuhay na muli si Jesus, nakita ng mga alagad ang muling nabuhay na si Jesus at naniwala na si Jesus na namatay sa krus ay ang Kristo. At sila ay buong tapang na nagpatotoo ng katotohanan ito. Ngayon, isang bagay ang dapat nating isipin dito. Sa tagsibol, kapag ang lahat ng mga bagay ay nasa pagkilos, tingnan natin ang mga bagong usbong mula sa mga tuyong puno na tila patay sa panahon ng taglamig. Tingnan natin ang mga bulaklak na namumukadkad. Hindi ba't ito'y namumunga? Ito ay nagsasalita sa atin tungkol sa isang bagong buhay. Ang uod ay pumapasok sa bahay uod, lalabas, nagiging paru-paro, at lumilipad. Hindi ba't muling pagkabuhay iyon? Ano ang mangyayari sa uod na nakasabit sa tabi ng mga ugat sa batis kinalaunan? Ito ay nagiging tutubi at lumilipad papalayo. Ang uod sa batis ay nagiging tutubi at nagsasabi, "Wow, may ganito palang mundo." Isipin natin na may nagsabi sa isang uod, "Uod, matapos ang ilang panahon, ikaw ay magiging tutubi at lilipad sa langit." Pero sabi ng uod, "Ah, nasaan ang ganyan? Yan ay hindi ka panipaniwala. Pero tingnan mo, ang isang maliit na uod na nasa ilalim ng ugat sa batis ay naging tutubi at lumipad sa kalingitan. Nakakamangha." Hindi ba ito isang preview ng muling nabuhay na Panginoon? Ang lahat ng iyon ay ginawa ng Diyos. Hindi ba't ipinapakita sa atin ng Diyos ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng mga halaman, hayop at mga insekto? Ngunit bakit sinasabi nila na ang patay ay hindi na muling nabubuhay? Sa Gawa 26 verse 8, nang ipangaral ni Apostol Pablo na si Jesus ay nabuhay na muli mula sa mga patay, maraming relihiyosong Hudyo ang umusig sa kanya at nagtangkang patayin siya. Kaya't ipinagsakdal nila si Pablo sa harap ni Haring Agripa. Kaya't nagsalita siya sa harap ni Haring Agripa at maraming punyuno ng mga relihiyosong Hudyo. Sinabi ni Pablo sa harap ng mga taong ito, "Bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay?" Yan yung nakasulat sa Aklat ng Gawa 26. "Bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga mas dakilang bagay kaysa dito. Ang mga Hudyo ay hindi pa rin naniniwala sa muling nabuhay na Panginoon. Hindi sila makapaniwala. Ang Diyos, kaya niyang gumawa ng mga mas dakilang bagay kaysa doon." Tingnan po natin sa Roma. Roma, chapter 10, verse 9. Roma, chapter 10, verse 9. Roma, chapter 10, verse 9. Sa mga hindi makahanap sa talata sa Biblia, tingnan na lang po ninyo sa screen. "Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng inyong bibig
si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, maipapahayag lamang natin siya kung tayo ay naniniwala sa Kanya bilang Panginoon na nagligtas sa atin. Sa Roma 10:10, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Gaya ng sinabi sa verse 10, kung nananampalataya ka sa iyong puso, magpapahayag ka sa iyong bibig. Si Jesus ang aking Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kung nananampalataya tayo kay Jesus, nananampalataya din tayo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit sa mga panahong ito, walang nagsisimba na hindi nakakaalam na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Alam nila, ngunit may mga taong hindi naniniwala, at may mga taong naniniwala ngunit hindi ligtas. Bakit ganoon? Kailangan nilang maunawaan kung ano ang kaugnayan ng kamatayan ni Jesus sa kanilang sarili. Ang kamatayan ni Jesus ay ang kanilang kamatayan, ang aking kamatayan. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok para sa amin. Kami lubos na naniniwala na ang isa'y namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Nang si Jesus ay namatay, ako'y namatay. Ang kamatayan ni Jesus ay ang iyong kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay iyong muling pagkabuhay. Tayo nagiging isa kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa pagsasabi na naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa katotohanan na ang ating mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pagpako kay Jesus sa krus at siya ay muling binuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan ng pagtubos sa kasalanan at bagong buhay. Namatay si Jesus para sa akin. Ibinuhos niya ang kanyang dugo upang patawarin ang aking mga kasalanan magpakailanman, at winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Ang kahulugan ng kanyang kamatayan ay kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tiniis ni Jesus ang krus para sa aking mga kasalanan. At si Jesus ay muling binuhay at naging aking katuwiran. Ang kanyang katuwiran ay aking katuwiran. Kaya si Jesus ay isang matuwid na ganap na iningatan ang kautusan. Ibinigay niya ang kanyang katuwiran sa atin. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 1 verse 3. 1 Pedro chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Muli tayong ipinanganak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Natanggap na natin ang kaligtasan. Ipinanganak na tayong muli. Ito ay parehong kahulugan. Sa John 3:5, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at spirito, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano ang tubig at spirito? Ang tubig ay nagpapahiwatig sa kamatayan ni Jesus sa krus. Siya ay nabautismuhan sa tubig sa ilog ng Jordan, tama ba? Ang tubig ay nagpapahiwatig sa paghukom. Nang panahon ni Noe, ng baha, ang mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig. Nang ang mga Israelita ay tumakas mula sa Ehipto, sila ay dumaan sa tubig. Habang ang mga humahabol na hukbo ng Ehipto ay nalunod sa dagat na pula, ang tubig ay nagpapahiwatig ng paghukom. Tayo ay dapat nahatulan, ngunit si Jesus ang hinatulan bilang kapalit natin. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay nangangahulugan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng bagong buhay.
Ang tubig at ang espiritu ay nagpapahiwatig sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, at naglalarawan din sa kapatawaran ng mga kasalanan at bagong buhay. Kaya tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tayo ay binigyan niya ng bagong buhay. Buhay na pag-asa na walang hanggan. Ang mga hindi ligtas ay walang ganoong pag-asa. Kaya sa John 5:21, kung paanong binabago ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sino mang nais niya. Sa Isaiah 55:3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo makinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ang aking espiritu ay maaring mabuhay sa pamamagitan ng pag-unawa at pananampalataya sa Ebanghelyo na nagawa ng Diyos, di ba? Kaya ang kamatayan ni Jesus ay ang aking kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang aking muling pagkabuhay. Kaya tayo ay mabubuhay kasama ni Jesus magpakailanman. Nang ating matanggap ang kaligtasan, ang ating mga espiritu ay muling nabuhay. Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At pagkatapos kumpletuhin natin ang talata. Alam kong kabisado ninyong lahat ang talatang ito. Ang ating mga espiritu na nooy mga patay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan ay kanyang binuhay. Nang ating matanggap ang kaligtasan, ang ating espiritu na nooy patay ay nabuhay. Gaya ni Lazaro na nabuhay ng sandaling marinig niya ang salita ng Panginoon. Kaya una, ang muling na pagkabuhay ng espiritu. Nang ating matanggap ang kaligtasan, ang ating espiritong patay ay nabuhay. Tingnan natin sa Roma chapter 6 verse 8. Roma chapter 6 verse 8. Roma chapter 6 verse 8, babasahin ko po. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Tayo ay namatay na kasama ni Kristo at tayo ay nabuhay din kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ako at ang Panginoon ay naging isa. Sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Ang muling nabuhay na Panginoon ay hindi na muling mamamatay. Siya ay minsan nang namatay para sa mga makasalanan. Ngunit, hindi na siya kailangang mamatay pa ulit. Tayo na mga naligtas ay muling nabuhay kasama ng Panginoon tungo sa buhay na hindi na muling mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Tayo ay hindi na muling mamamatay. Kaya natanggap natin ang kaligtasan at ang ating espiritu ay muling binuhay tungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Kung saan ang kamatayan ay wala ng paghahari sa atin. Tayo ay naligtas. Ibig sabihin, natanggap natin ang muling pagkabuhay. Gaya ng sa Panginoon, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Sa 1 Corinto 15:45, si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang unang tao na si Adan ay naging isang buhay na nilalang, ngunit ang kanyang spirito ay patay. Nang siya ay nagkasala, ito ay humantong sa espiritual na kamatayan. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Espiritong nagbibigay buhay. Kaya ang Panginoon ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Kaya ang kamatayan ay wala ng paghahari sa atin na muling binuhay kasama sa buhay ng Panginoon. Sa Lucas 20:36, hindi na sila mamamatay pa sapagkat katulad na sila ng mga anghel. Ang mga anghel ay hindi mamamatay. Ang mga anghel sa langit, hindi yung mga anghel na ibinagsak. Sila'y mga anak ng Diyos palibhasa ay mga anak ng muling pagkabuhay. Bilang mga anak ng muling pagkabuhay, mga anak ng Diyos, tayo ang mga buhay na hindi na muling mamamatay.
ang ating spiritong naligtas ay hindi na muling mamamatay. Kaya ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. Sa Isaias 25:8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Sinabi ng Diyos na kanyang lulunukin ang kamatayan magpakailanman. Sa 2 Timoteo 1:10, si Kristo na siya nag-alis ng kamatayan. Pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sinira ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kamatayan wala nang paghahari sa atin. Kaya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, kanyang inalis ang kapangyarihan ng kamatayan magpakailanman. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ang salitang ito ay natupad na. Tingnan natin sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2. Verse 14. Kaya yamang ang mga anak ay nakikibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi din sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan, ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang Diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Si Jesus ay naparito sa laman gaya natin. Tayo na nasa laman ay naging kanyang mga anak. Para dito, si Jesus ay nagkatawang laman gaya natin. Bakit? Ang Panginoon na nasa parehong laman gaya natin ay namatay at iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang Diablo. Ang mayroong kapangyarihan sa kamatayan ay ang Diablo. Pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ang kapangyarihan ng Diablo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya sila na may takot sa kamatayan ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Kung natatakot ka sa kamatayan, nabubuhay kang duwag, alam niyo ba? Ang mga tao ay takot sa kamatayan, di ba? Kahit na kaunting sakit, mapapasabi sila, maaaring mamatay ako sa sobrang sakit. Kapag gutom, sinasabi nila, gutom na ako, maaari akong mamatay. Kapag sobrang busog, sinasabi nila, maaari akong mamatay sa sobrang busog. Kapag sobrang saya, sinasabi nila, napakasaya ko na maaari akong mamatay. Gayunman, sa wakas, sila ay namamatay. Silang lahat, mamamatay sila. Ang lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan. Kung takot ka sa kamatayan, ikaw ay duwag na naglilingkod sa Diablo bilang isang alipin, alam nyo ba? Silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Upang mapalaya kayo, tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan at sa takot nito, kaya ang mga naligtas ay hindi na natatakot sa kamatayan, di ba? Kayo ay naligtas na? Napatawad na ba ang inyong mga kasalanan magpakailanman? Natanggap nyo na ba ang buhay na walang hanggan? Natatakot ba kayong mamatay? Talaga ba? Napapaisip ka sa iyong sarili, natatakot ako. Ngayon na ikaw ay ligtas na, anong kinatatakutan mo sa kamatayan? Kapag ang isang Kristiyano ay namatay, ito ay tulad sa paglipat mula sa isang kwarto papunta sa kabila. Ito ay paglipat mula sa napakahamak na bahay tungo sa magandang bahay. Pagkatapos mamuhay sa mundong ito ng kahirapan, kabalisahan, takot, digmaan, kamatayan at pagdurusa, tayo ay pupunta sa walang hanggang kaharian ng langit. Kung saan wala ng luha, alalahanin, kamatayan, sakit, at mabubuhay tayong kasama ang Diyos sa walang hanggang kaluwalhatian. Kapag ang kamatayan ay darating sa isang ligtas na tao, ito ay isang malaking kaluwalhatian. Naiintindihan nyo ba? Ngunit kailangan lang nating gawin ang ating gawain at humayo. Ang taimtim kong hiling ay, Diyos, kapag tapos na ang gawain ko, pakiusap sa araw na yon, kunin mo ako. Kapag tapos na ang gawain ko, wala na akong dahilan upang manatili sa mundong ito. Ano bang meron ako?
Wala akong pinagsisisihan. Ano ang pagnanais natin sa mundo? Wala, nakakalungkot talagang makita kung ano ang mga nangyayari sa mundo. Ako'y nababalisa. Gusto mo bang mamuhay sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, kasalanan? Ang hirap mabuhay. Ang tanong, para kanino ang pagdurusa na iyon? Ano ang kahirapan natin? Kapag natapos na ang gawain na iyon, wala nang dahilan para manatili pa sa mundong ito. Sinabi ni Apostol Pablo ng ilang beses na nais na niyang pumunta kaagad sa harapan ng Panginoon. Ako ay mayroon din ganoong pag-iisip. Gusto kong pumunta kaagad sa harapan ng Panginoon. Kapag natapos na ang aking gawain, sasabihin ko, Diyos, mangyaring dalhin ako sa araw na iyon kapag tapos na ang aking gawain. Ayokong magdusa sa ospital, napakasakit. Ayokong mamatay sa ganyang paraan. Gusto ko nakunin ako kaagad ng Diyos. Gaano ito kaganda, ito'y totoo. Kaya tingnan natin saglit sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17. Mga Gawa, chapter 17, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sandibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ibinigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang tao na kanyang itinalaga ay si Jesus. Si Jesus. Siya ay nagtakda ng isang araw kung saan kanyang hahatulan ang sanlibutan sa katwiran. Ngayong binayaran na ni Jesus ang halaga para sa ating mga kasalanan, ano ang paghatol ngayon? Kanyang hahatulan sa katapusan ang mga hindi nananampalataya. May nakatakdang araw kung kailan ipapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo at ang mga hindi nagsisi at hindi naniwala ay hahatulan ng may katarungan. Dapat natandaan mo ito. Gayun din, dito'y binigyan ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang buhayin siya mula sa mga patay. Sa katunayan, si Jesus na bumangon mula sa mga patay ay nagbigay daan sa lahat na maniwala na si Jesus ay ang Kristo na isinugo ng Diyos. Si Jesus ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng Panginoon ng matibay na katunayan na mapangahawakan ng lahat. Kapag sila ay hindi maniniwala, kanilang tinatanggihan ang dakilang katotohanan ito na ginawa ng Diyos. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, walang maniniwala sa Kanya. Maniniwala kaya ang mga alagad? Bagaman sumunod sila kay Jesus sa loob ng 3 taon at nakinig at natuto mula sa Kanya, bago ang Kanyang muling pagkabuhay, ang mga alagad ay hindi maniniwala na si Jesus ang Kristo. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, walang maniniwala sa Kanya. Doon na magtatapos. Gayunpaman, si Jesus ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan at nabuhay muli upang patunayan na si Jesus ang Panginoon ng kaligtasan na nagligtas sa atin. Binigyan niya tayo ng katibayan na mapanghahawakan. Nang makita ni Apostol Pablo ang pagkabuhay muli ni Jesus, ang Saulo ay kaagad naging Pablo. Si Saulo na umusig kay Kristo ay naging saksi para kay Jesus at kalaunan ay pinugutan at namatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ang katibayan na mapangahawakan natin ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus nagbigay sa atin ng malinaw na ebidensya na paniwalaan. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 15 verse 16. Unang Corinto chapter 15 verse 16 to 19. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa.
Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, ang Panginoon man ay hindi muling binuhay. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Ngunit kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, kung ang lahat ng ligtas na tao ay nabubuhay sa mundo at pagkatapos ay mamamatay, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Alam mo ba kung bakit? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pag-uusig ng mga mananampalataya kay Kristo nung panahon ng panimula ng Iglesia? Gaano karaming mga pagdurusa ang kanilang naranasan dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus? Kahit ngayon, nangyayari pa rin ito. Ang mga Kristiyano ay kinapupuotan, pinag-uusig dahil sa pananampalataya kay Jesus. Ang ilan sa kanila ay tinatanggal sa kanilang trabaho. Kaya kung ang buhay lang natin ay sa mundong ito, sa lahat ng mga tao, tayo ang pinakakawawa. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos ang ating buhay. Ang isang dekada sa mundong ito ay isang proseso lamang para makarating sa walang hanggang mundo. Ang 9 buwan sa loob ng tiyan ng ina ay isang preparasyon para mabuhay ng ilang dekada pagkatapos maisilang. At ang ilang dekada sa mundong ito ay preparasyon para makarating sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Tingnan natin sa verse 22. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Basahin natin sa verse 20 ng sabay-sabay. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay. Siya ay binuhay mula sa mga patay at naging unang bunga ng mga namatay. Ang ibig sabihin nito, ang muling nabuhay na si Jesus ay naging unang bunga ng muling pagkabuhay mula sa mga natutulog at namatay. At ang unang bunga ay ang pasimula ng maraming bunga na ipapanganak sa hinaharap. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay garantiya ng muling pagkabuhay ng lahat ng mga Kristiyano. Pinakita muna ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na ang mga anak kay Kristo ay mabubuhay muli sa Panginoon. Sa Leviticus 23:10, ang mga Israelita ay naglakbay sa lupain ng Kanaan at naghandog ng ginapas na ani ng unang bunga sa Diyos. Si Jesus ang unang bunga ng muling pagkabuhay at ang unang bunga ay pasimula ng maraming bunga na susunod. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang garantiya ng muling pagkabuhay ng lahat ng Kristiyano kay Jesucristo. Una niyang ipinakita sa atin na tayo rin ay mabubuhay kasama ng Panginoon. Sinabi sa Roma chapter 8 verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Sa mga Kristiyano, naroon ang Espiritu na bumuhay muli kay Jesus mula sa mga patay. Kung ang Espiritu ng Panginoon, kung ang muling pagkabuhay ay nasa akin, ibabangon nito ang aking katawan na may kamatayan. Di ba? Kahit pa ikaw ay mamatay, ikaw ay mabubuhay na muli. Kaya sinabi sa 1 Tesalonika 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang magbababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga namatay kay Kristo ay ang mga naligtas. Sila ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Papanginoon sa papawirin at sa gayon ay makikakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga namatay kay Kristo, ang mga ligtas na patay,
na namatay ay mabubuhay na walang pagkasira. At ang mga nabubuhay ay babaguhin tungo sa Panginoon. Gaya sinabi sa 1 Corinto 15, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaya may himno, pag trompeta ay hinipan at sumapit ang wakas, tayo'y dadalhin sa dakong marilag. Ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay. Ang taong buhay ay mababago. Ang uod na gumagapang ay magiging isang paru-paro at nilipad. Tayo'y babaguhin at tayo'y tutungo sa Panginoon. Sinabi sa Isaiah 26:19, ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang kanilang mga katawan ay babangon. 700 taon ang nakalipas bago ang unang pagdating ni Jesus, sinabi niya, ang iyong mga patay ay mabubuhay, ang kanilang mga katawan ay babangon. Sa Isaiah 26:19. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sinabi sa John 5:28, dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumagawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, sila ang mga Kristiyano. Kapag ang isang tao ay naligtas, siya ay magiging mabuti, di ba? Ang naligtas ay nagiging mabuti sapagkat sila ay mga anak ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa. Subalit ang mga tao sa sanlibutan ay nandaraya ng iba, sila ay dinadaya sapagkat wala silang pag-asa. Ang mga may walang hanggang pag-asa ay mabubuhay bilang mga anak ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Ang mga gumagawa ng masama, ang mga hindi ligtas, sila ay malayang nagkakasala. Tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Tungo sa walang hanggang impyerno. Sa Mateo 10:28, katakutan ninyo siyang makakapuksaan ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Sapagkat kahit ang katawang hindi namamatay ay kasamang mapupunta sa impyerno. Ito'y nakakatakot. At sa Daniel 12:2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang mga natutulog sa alabok ay ang mga namatay. Sila'y magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga mapupunta sa impyerno ay mapapahiya at walang hanggang hahamakin. Sa mundo, ang lahat ng bagay ay hindi magtatapos sa ilang dekada ng buhay at kamatayan. Para sa mga hindi naligtas, mabuti sana kung ang lahat ng bagay ay magtatapos sa kamatayan. Kaya si Jesus ay nagsabi tungkol kay Judas, tunay na papanaw ang anak ng tao, tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipanganak. Kung hindi siya na ipanganak, hindi sana siya mapupunta sa impyerno. Subalit ang lahat na nabubuhay na hindi naligtas, sila'y pupunta sa walang hanggang impyerno. Huwag mo itong ituring na biro. Hindi ito isang biro. Kaya sa 1 Corinto, chapter 15, verse 42 hanggang 44, Unang Korinto 15:42 hanggang 44, babasahin ko.
Gayun din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na walang pagkasira. Ito ay itinatanim na walang dagal, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, mayroon ding espiritual. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na walang pagkasira. Itinatanim na walang dangal, binubuhay na katawang espiritual. Kapag tayo ay muling mabubuhay, ito ay maluwalhati. Kaya sinabi sa Filipos 3:21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa Filipos, kapag binago ang ating katawan, hamak na katawan, itong hamak na katawan, babaguhin tungo sa isang katawan ng kaluwalhatian. Ang kulisap na kumakain ng dahon ay magiging isang kukun at siya'y lalabas at magiging isang magandang paru-paro. Nakapanood na ba kayo ng isang dokumentaryo tungkol sa kawan ng paru-paro na tumatawid sa open sea? Kagaya nito, ang hamak na katawang ito ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan at isang banal na katawan tulad ng sa Panginoon. Hindi ba ito'y napakabuti? Pinananabikan natin ang araw na iyon. Kaya ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng pananampalataya, buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa. At ang kanyang muling pagkabuhay ay nagiging ating lakas sa ating nalalabing buhay. Gayun din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay, sabi sa Roma 6:4. At sinabi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang Panginoon na nagbigay sa akin ng Espiritu ng muling pagkabuhay ay nasa akin. Siya ay aking pinaglilingkuran at nabubuhay sa aking natitirang buhay kasama siya sa panibagong buhay. Ang muling nabuhay na Panginoon ay namumuno sa aking natitirang buhay. Nabubuhay tayo ayon sa bagong buhay. Kaya nalalaman ninyo kung gaano kadakila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ako yung maasa na sa inyong pag-uwi, pag-iisipan ninyong mabuti muli ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At pagbulayan ng mas malalim ang salita na nananabik sa muling pagdating ng Panginoon. At mabuhay sa buhay na sumusunod sa salita. At ating ipangaral ang katotohanan na ito sa mga kaluluwang hindi pa nalalaman ang tungkol dito. Manalangin na tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, noong kami ay lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan, una kaming inibig ng Diyos noong hindi pa namin siya nakikilala. Para sa lahat ng kasalanan na aming ginawa, ang Panginoon ang umako sa sumpa at katulan na nararapat sa amin. Kami nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng Panginoon na nagpatawad ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dungko na kanyang dumana. At winasak ang kapangyarihan ng kamatayan at binigyan kami ng walang hanggang buhay at ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Gabayanin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan sa aming natitirang buhay. At hayaang ang kalooban at kaluwalhatian lamang ng Diyos ang manatili sa aming natitirang buhay. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.